Kamusta mga kaibigan? Pag-uusapan natin ngayon ang buhay ng pinakaunang Santo Papa. Ngunit bago tayo magsimula, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe sa channel na ito at pindutin nyo na din ang notification bell upang mas maging updated kayo sa mga susunod nating video. Halina't simulan na natin ang kwento. Si Saint Peter ay kilala bilang ang pinakaunang Santo Papa. Kilala din natin siya bilang isang disipulo ni Jesus. Simula kay St. Peter, ang ating simbahan ay nagkaroon na ng 266 na Santo Papa. Hindi natin alam kung ano ba ang tunay na kaarawan ni St. Peter, ngunit sa paniniwala ng madami, siya ay pumanaw noong 64 AD. Si St. Peter ang patron saint ng mga mangingisda at mga tagagawa ng barko. Ang kanyang feast day naman ay June 29, ngunit may ibang pangkat na ipinagdiriwang ito tuwing February 22 at November 18. Si St. Peter ay pinanganak sa pangalan na Simon Peter of Cephas. Siya ay isang mangingisda. Nagkakilala sila ni Jesus habang siya ay nasa bangka. Si St. Peter at ang kanyang kapatid na si Andrew ay nahihirapan na humuli ng mga isda. Nang makita sila ni Jesus, sinabi ni Jesus na ibaba niyo lang ang inyong net at pupunuin ko ito ng isda. Ginawa nila ang sinabi ni Jesus at sa gulat nila, napakadaming isda ang kanilang nahuli. Nagpasalamat ang magkapatid kay Jesus. At matapos silang mangisda, si St. Peter ay nag-confess at inamin niya kay Jesus na siya ay isang makasalanan na tao. Ayon naman kay Jesus, simula ngayon, mga atensyon na ng tao ang inyong huhulihin. At sa araw na yun, naging disipulo si Peter ni Jesus. Si St. Peter ay madalas masama sa Biblia dahil na din ito sa madaming himala na ginawa ni Jesus kung saan kasama siya. Isa na dito mga kaibigan ng Transfiguration of Jesus, kung saan nagpakita si Jesus, Moses at Elijah sa ilan sa mga disipulo ni Jesus. Si St. Peter mga kaibigan ay inalukpa sila Moses na manatili at sinabi niya na gagawan niya ito ng bahay. Si St. Peter din mga kaibigan ang disipulo ni Jesus na itinanggi ng 3 beses na hindi niya kilala si Jesus. Ngunit binigyan naman siya ng 3 pagkakataon ni Jesus kung saan tinanong niya si Peter kung mahal mo ba ako. Sumagot naman si St. Peter ng oo, kaya naman siya ay agad din na pinatawad ni Jesus. Matapos na umangat ni Jesus, si St. Peter ay patuloy pa din na ibinahagi ang salita ng Diyos, ngunit siya ay binawian ng buhay sa hindi kanais-nais na paraan. Si St. Peter ay ipinako sa krus ng pabaliktad. Si Emperor Constantine naman ay nagpatayo ng isang malaking basilika bilang isang pagbibigay-pugay sa mga ginawa ni St. Peter para sa Kristiyano. Ang St. Peter's Basilica ngayon sa Vatican ay ang pinakasikat na simbahan sa buong mundo. Milyon-milyon na tao ang bumibisita dito bawat taon. At ito po mga kaibigan ang maikling kwento ng buhay ni St. Peter. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel na ito bilang suporta. At upang mas maging updated na din kayo sa mga susunod na videos natin. Salamat po.